araw mga ka-ESP, isa na namang espesyal na araw ang ating pagsasamahan. Mga espesyal na talakayan at espesyal na kwentuhan ating matutunghayan. Ako si Teacher Richelle, ang iyong magiging gabay tungo sa masaya, mapayapa at maunlad na pamumuhay. Excited ka na bang matuto? Kung ganon, ihanda na ang ballpen at papel at samahan mo ako na tuklasin ang mundo ng pagpapakatao. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-aral? Ano ang kabutihang dulot nito upang mapaunlad ang iyong sarili? Ang pangunahing dahilan ng ating pag-aaral ay upang matuto tayo. Matuto ng maraming bagay na maaari mong kailanganin at pakinabangan sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay. Sa paaralan din higit na hinuhubog at pinag-aaralan ang wastong pakikisalamuha sa ibang mga tao. Ang pagiging matapat sa anumang gawaing naghihintay at nakalaan sa atin ay dapat na ipakita sa lahat ng pagkakataon. Bilang mag-aaral, dapat nating gawin ng may katapatan ang mga proyekto o gawaing pampaaralan na binibigay ng guro sa atin, nakikita man nila tayo o hindi. Ready ka na ba sa ating espesyal na talakayan? Narito ang ilang mga eksena na ating tatalakayin. Anak, nga pala, nasagutan mo na ba modules mo? Opo, Nanay, sinasagutan ko na po. Isa na lang po hindi pa tapos. Ay, salamat. Maasahan talaga kita. Kahit busy ako, hindi mo pinababayaan ang pag-aaral mo. Nagpakita ba ng katapatan si Kyle sa kanyang pag-aaral? Tama ka, ESP. Dahil ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang mag-aaral at hindi naging hadlang ang pagkaabala ng kanyang mga magulang sa trabaho para mapabayaan niya ang kailangang matapos na gawain sa paaralan. Ang batang matapat sa mga gawaing iniata sa kanya ay kinalulugdan ng Diyos. Bilang isang mag-aaral, dapat nating isipin na anumang mga gawaing ipinagagawa sa atin ay gawin natin ng buong husay at katapatan. Panoorin naman natin ang susunod na eksena. Na-research ko na yung tungkol sa hazardous materials. Okay, sige. Gumagawa na ako ng illustration. Habang ginagawa mong illustrations, gagawin ko na ang research paper natin. Pag natapos na ni Cherry yung ginagawa niya, pwede ko nang gawan to ng PowerPoint. Ano kaya sa palagay ninyo ang magiging epekto ng kanilang kooperasyon? Tingnan nga natin. Good morning, ma'am. Ma'am, ipapasa ko na po pala ang aming project. Very good, ha? Kayong una nakapagpasa ng project. Group effort talaga. Nakita nyo, mga ka-ESP? Yan ang naging magandang resulta ng kooperasyon ng pagiging responsable ng grupo ni Mateo. Naipasa nila sa tamang oras ang kanilang proyekto. At maganda, ha? Siguradong makakakuha sila ng mataas na marka. Bilang mag-aaral, mahalagang malaman mo ang maaaring maging epekto ng mabuti at di mabuting saloobin sa pag-aaral. Kung lahat ng mga gawaing iniata sa iyo ay ginampanan mo ng buong husay at katapatan, tiyak na maganda ang kalalabasan nito. Ngayon, tignan nga natin kung mayroong kang natutuhan sa ating aralin sa ESP Kaba ng Karunungan. Basahin ang pangungusap, pumalakpak, at sumigaw ng yes kung ikaw ay sumasang-ayon. At umiling naman at mag-thumbs down kung hindi. Handa ka na ba kay ESP? Una, mahalagang bahagi ng tagumpay ng isang proyekto ang pagkakaisa ng mga miyembro ng pangkat. Ang sagot? Yes! Ikalawa, ang pagkakanikaniya ng mga miyembro ng pangkat ay makabubuti sa lahat. Ang sagot? Ikatlo, ang leader ng pangkat ang dapat palaging masusunod. Ang sagot? Ikaapat, kailangang pagplanuhan muna ang gagawing proyekto bago umpisahan. Ang sagot? Yes! Ikalima, mahalaga sa pangkat ang opinyon ng bawat miyembro.
ang sagot? Yes! Nakuha mo ba ng tama ang lahat ng sagot? Very good! Dahil dyan, bibigyan kita ng isang tatak ESP. Dumako naman tayo sa susunod na gawain. Pakinggan ang bawat sitwasyon at alamin kung ito ay nagpapakita ng tama o maling gawi. Una, nag-aral ka ng mabuti dahil alam mo may pagsusulit kinabukasan. Ito ay tama dahil ito ay pagpapakita ng pagiging responsable. Ikalawa, nangopya ka ng sagot sa kaklase upang tumaas ang iyong score sa pagsusulit. Ito ay mali. Maging disiplinado at maglaan ang oras sa iyong mga gawain. Ikatlo, ibinigay mo sa guro ang nakita mong pitaka sa paaralan dahil hindi mo alam kung sino ang may-ari nito. Ito ay tama, dahil ito ay pagpapakita ng katapatan. Gusto mo bang makinig ng isang kwento? Kung ganon, ay maupo na ng maayos para sa ating espesyal na kwento. Ang ating kwento ay pinamagatang ang huwarang kaibigan. Isang araw ay nagbigay ng takdang aralin si Binibining Alabat sa kanyang klase upang magsaliksik tungkol sa mga bayaning Pilipino. Pagkatapos ng klase ay dali-daling nagpunta si Gabriel sa silid aklatan upang maghanap ng mga babasahin tungkol sa mga bayani ng Pilipinas. Samantalang si Russell ay naglaro muna sa palaruan. Naalala ni Gabriel ang kaibigan at pinuntahan ito sa palaruan. Russell, halika. Sumama ka sa akin sa library. Gawin natin ang assignment natin. Ikaw na lang. Tapos pa-copy mo na lang ako, ha? Ang wika ni Russell. Sa una ay pumayag na si Gabriel, ngunit napag-isip-isip niya na mali ito. Kaya dali-dali niyang binalikan si Russell at pinayuhan na mali ang kanyang ginawa. Kailangan tapusin muna natin ang gawain sa school bago maglaro. Ang wika ni Gabriel. Sumunod naman si Russell at pumunta sila sa silid aklatan. Masaya nilang tinapos ang kanilang gawain. Kinabukasan, ipinakita ni Gabriel ang kanilang ginawa sa kanilang guro at sila ay binigyan ng pinakamataas na marka sa takdang aralin. Magaling! Makabuluhan at puno ng aral ang inyong nakalap na impormasyon tungkol sa ating mga bayani. Ginawang halimbawa ng guro sina Gabriel at Russell sa kanilang mga kamag-aral. Biglang nagsalita si Russell at sinabing, "Sa totoo lang po, ma'am, nung una ayoko din gumawa ng assignment dahil mas gusto kong maglaro. Pero pinagsabihan po ako ni Gabriel at tinulungan niya ako." Nagustuhan niyo ba ang kwento natin, mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon ay talakayin natin ang pangyayari. Panuto, isulat ang titik ng tamang sagot. Mayroon kang 5 segundo para sagutin ang bawat katanungan. Una, paano mo ilalarawan si Gabriel sa kwento? A. Tamad sa pag-aaral? B. Matapat sa tungkulin sa pag-aaral? C. Walang pakialam sa pag-aaral? D. Sunod-sunuran sa kaklase? Correct! Ang tamang sagot ay letter B, matapat sa tungkulin sa pag-aaral. Ikalawa, ano ang ginawa nila para matapos ang kanilang gawain? A. Nagtulungan sina Gabriel at Russell. B. Hindi inintindi ni Russell si Gabriel. C. Gumawang mag-isa si Gabriel. D. Naglaro silang dalawa. Ang tamang sagot ay letter A. Nagtulungan si Gabriel at Russell. Ikatlo, kung ikaw si Gabriel, tama ba na pagsabihan niya si Russell na gawin ang kanyang assignment bago maglaro? Opo o hindi po? Bakit? A. Hindi po kasi magkaklase lang naman kami. B. Hindi po, hahayaan ko na lang siyang maglaro. C. Opo, pero hindi ko siya pipilitin. D. Opo, kasi gusto ko din siyang matutong katulad ko. Ang tamang sagot ay letter D. Opo,
kasi gusto ko rin siyang matuto katulad ko. Ika-apat, paano nakatutulong ang pagbibigay ng ideya sa iba? A. Nakatutulong ito sa ikatatagumpay ng gawain. B. Ito ay nagpapakita ng malasakit sa kapwa. C. Ito ay nagpapakita ng pakikiisa sa pangkat. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Bakit mahalaga na nagkakaisa ang mga miyembro ng isang pangkat? A. Dahil mas madaling natatamo ang layunin ng pangkat. B. Ito ay nagpapakita ng katapatan sa paggawa ng gawaing pampaaralan. C. Ito ay mahalagang bahagi ng ikatatagumpay ng proyekto. D. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter D, lahat ng nabanggit. Binabati kita kay ESP dahil dyan ay bibigyan kita ulit ng tatak ESP. Lagi nating tandaan, ang lahat ng ating ginagawa ay para sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat ay para sa Diyos. Ngayon naman ay pagyamanin pa rin natin ang iyong natutuhan sa araw na ito. Panuto, isulat ang check kung ang pangungusap ay nagpapakita ng mabuting gawi at katapatan, at X kung hindi. Bibigyan kita ng 5 segundo sa bawat pangungusap para sumagot. Una, nakikinig ako sa aking guro. Check! Ikalawa, pinapa-photocopy ko ang mga tala mula sa kwaderno ng aking mga kamag-aral sa halip na sumulat ako ng sariling mga tala. X. Ikatlo, ginagawa ko ang aking proyekto upang matapos ito sa takdang oras. Check! Ika-apat, kumokopya ako ng mga ideya mula sa internet para ipasa bilang aking proyekto. X. Ikalima, humihingi ako ng dagdag na paliwanag ng may respeto sa aking guro kapag hindi ko naiintindihan ang aralin. Check! Yes! Ang galing mo! Dahil dyan ay makakatanggap kang muli ng Tatak ESP! Narito na ang ating huling gawain sa araw na ito. Siguraduhin makinig at magbasa ng mabuti para masagot mo at makamit ang 5th Tatak ESP! Panuto, isulat ang salitang matapat kung ang diwang ipinapahayag ng pangusap ay nagpapakita ng matapat na paggawa sa proyektong pampaaralan at di tapat kung hindi. Mayroon kang 5 segundo para sagutin ang katanungan. Una, sumasali sa pagbuo ng plano kung paano gagawin ang isang proyekto. Ang tamang sagot ay matapat. Ikalawa, dinadala mo ang mga gamit ninyo sa bahay para sa proyekto nang hindi nagpapaalam sa iyong mga magulang. Ang tamang sagot ay di matapat. Ikatlo, paglalaan ng panahon sa proyekto upang makatapos sa gawain. Ang tamang sagot ay matapat. Ika-apat, dumadalo sa pagpupulong ng pangkat sa tamang oras. Ang tamang sagot ay matapat. Ika-lima, ginagawa ang takdang aralin at ginagawa ang proyekto pagkatapos. Ang tamang sagot ay matapat. Binabati kita sa ipinakita mong kahusayan.
na pagtagumpayan mo nang may kawilihan ang lahat ng ating pagsusulit. At iyan ay nangangahulugan na makakamit mo ang ikalimang tatak, ESP. Tunay nga na ikaw ay batang ESP sapagkat matapat ka sa paggawa sa mga proyektong pampaaralan. Kung sakali ikaw ay nahirapan, maaari mong bisitahin ang YouTube channel ng DepEd TV upang mapanood ulit ang episode na ito. Natutukoy mo ang pahayag ng nagpapakita ng pagiging matapat na mag-aaral at naiisa-isa mo na rin ang mga gawaing nagpapakita ng katapatan para sa sarili at sa iyong kapwa. Kaya dapat mong tandaan ang ating gintong aral. Ating isaisip na kung ano ang ating ginagawa sa ating kapwa ay siya rin nating ginagawa sa ating Diyos. Marapat na tayo ay kumilos ng tama, may pagkakaisa, kooperasyon at responsable sa bawat pagbabahagi ng opinyon at saloobin. Sa pamamagitan nito, magiging makabuluhan ang ating buhay kasama ang ating kapwa. Dapat na isaisip natin ang mga bagay na kapuri-puri dahil ito ang tama at matuwid. Para sa ating karagdagang gawain, gumawa ng isang talata kung papaano maipapakita ng isang batang tulad mo ang pakikiisa sa paggawa. Maaari mong ipasa ang iyong takdang aralin sa iyong guro sa ESP. Ang bilis talaga ng oras! Marami ka bang natutuhan ka, ESP? Sana isa puso at isa gawa mo ang iyong natutuhan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako si Ma'am Richelle ng DepEd TV, nagsasabing, love ka ni teacher!